pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang Salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay at sasaksihan ko ang iyong kabutihan at igagawad mo sa mga hinirang sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.
Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia. Na nagkataon din naman nitong nakaraang taon, itinakda ng ating Santo Papa Francisco ang linggong ito bilang linggo ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, kapag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, isang karanasan ang hindi ko malilimutan. Nangyari ito, 19 na taon na ang nakalilipas, ako ay kaoordinang pari pa lamang sa parokya ng Immaculada Concepcion sa Naik, Cavite. Huling misa ko, sapagkat ako'y lilipat na sa aking bagong assignment. At pagkatapos ng misa ay may isang babae na lumapit sa akin sa sacristy at nagpahayag, "Father, maraming salamat sapagkat iniligtas mo ang aking buhay." Hindi ko matandaan kung paano nangyaring iniligtas ko ang kanyang buhay, dahil sa totoo lamang, hindi ko matandaan ang kanyang pangalan. Hindi ko siya matandaan. Wala akong matandaan na kami nagkausap o nagkatagpo. Pero ayon sa kanyang kwento, minsan daw, isang hapon, sa gitna ng maraming mga problema na kanyang pinagdadaanan, nakapagpasya na siya, wakasan na ang kanyang buhay. Wala na siyang pag-asa, wala siyang malapitan, wala siyang maisip na solusyon o lunas sa kung ano man ang kanyang pinagdadaanan ng mga sandaling iyon. Kaya lumabas siya ng bahay at naglakad papuntang botika na kung saan marahil doon niya bibilhin kung ano man yung gagamitin niya para maisakato para niya ang kanyang balak. Pero alam ninyo, sabi niya, "Father, bago ko makarating ng botika, kailangan kong dumaan sa isang kalsada at sa kalsadang iyon, katapat ang inyong simbahan, ang ating simbahan." At na ako'y naglalakad, papunta na botika, pagdating sa kalsada na iyon, ang trompa ng simbahan ay narinig ko. At may nagsasalita. "Hindi ko maintindihan, Father, pero ako ay naakit na lumapit sa simbahan. At pumasok sa simbahan at nakinig sa pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita mula sa banal na kasulatan. At kayo, Father, ang nagsasalita ng mga sandaling iyon." Alam nyo, nakikinig ako sa inyo pero hindi ko na naiintindihan kung ano yung mga sinasabi. Basta tumutulo na lamang ang mga luha sa aking mga mata at natagpo ako aking sarili na nakalimutan na ang naunang plano o pasya na tapusin ang buhay na ang tingin ko'y walang kwenta. Linggo-linggo, Father, sumisimba ako sa oras na iyon. At alam niyo, eto ako ngayon. Parang walang nangyari. Parang wala naging problema. Masaya, masigla, punong-puno ng pag-asa. At utang na loob ko sa inyo, Father, ang pagbabagong ito sa aking buhay. Salamat, Father. Iniligtas po ninyo ako. Alam niyo, sa totoo lamang, alam ko, hindi ako nagligtas sa kanya. Kasi, hindi naman permanente ang schedule namin sa parokya ng pagmimisa. Pabago-bago ng pari ang nagmimisa
sa iba't ibang oras kapag araw ng Sabado at Linggo. Pero higit pa dito, siguradong sigurado ako at alam ko sasang-ayon kayo, sino o ano ang nakapagligtas sa Kanya? Ang sagot, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na tumawag at umakit sa Kanya upang sa Kanyang pagbagtas papuntang botika, tinawag siya papasok ng simbahan. Ang salita ng Diyos na nagpatulo ng Kanyang luha upang ang Kanyang unang desisyon ay Kanyang makalimutan. Ito ang karanasan di ko malilimutan sa salita ng Diyos, na ayon nga sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 4, Talata 2, ang salita ng Diyos ay tunay na buhay at makapangyarihan. Totoo po, ang salitang ito ang pumukaw sa babae upang tahakin ang daan papuntang simbahan. Ang salita na ito ang dumalisay sa kanyang puso upang lumaya sa mga hinagpis, mga mapapait na alaala ng kabiguan. Ang salita na ito ang nagsilid sa kanyang puso ng binhi ng bagong pag-asa, ng bagong pagsisimula. Ang salita na ito ang nagbigay sa kanya ng isang bagong buhay. Ang salita na ito ang nagligtas sa kanya. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias ay napakinggan natin ang pangitain ng propeta tungkol sa isinumpang bayan ng Zabulon at Naphtali. Ang bayan na nasa kadiliman at kalungkutan, anong nakita ng propeta? Darating ang liwanag at darating ang kagalakan. At binalikan ito ng ebanghelyo na ating ipinahayag, sapagkat ang pangitain ni Propeta Isaias ay nagkaroon ng katuparan nang si Jesus ay nagpasya na maglakad sa mga lupain na ito ng Naphtali at Zebulun. Mga bayang isinumpa na ang kadilima'y mapapalitan ng liwanag at ang kalukutan ay mapapalitan ng kagalakan. At paano binigyan ng katuparan ni Jesus ang pangitain na ito ni Propeta Isaias? Sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam mo ninyo, katangi-tangi na ang ating ebanghelyo po ay natatapos sa pagsasabi, si Jesus ay nagturo, siya ay nagpahayag ng salita at nagpagaling ng mga may sakit. Dito, sa pananalitang ito ng ebanghelyo, ating kitang-kita, ang salita ay mabisa at makapangyarihan, sapagkat ang hatid dito ay kagalingan sa mga karamdaman at pagbabago ng buhay. Hindi po malayo dito ang diwa ng ating ikalawang pagbasa na mula naman sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa unang pagbasa, o sa ikalawang pagbasa, ang mga taga-Korinto ay may problema. Bakit? Sila'y watak-watak, sila hindi nagkakaisa. At nung dumating si San Pablo sa kanila, ano ang luna si San Pablo sa kanilang pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa? Ang lunas na dala ni San Pablo ay ang salita ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo, hindi ako isinugo upang magbinyag, kundi upang magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya naman sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus si Andres, si Simon, si Juan at si Santiago, mga mangingisda na iniwan ang kanilang mga bangka, ang kanilang mga lambat. At sinabi ni Jesus, ngayon gagawin ko kayo na mamamalakaya ng tao. Anong kasangkapan ng mga apostoles na ito upang maging mamalakaya ng tao? Ano na ang kanilang mga lambat at mga bangkang gagamitin upang mamalakaya para kay Jesus? At ang sagot,
salita ng Diyos. Mga minamahal, pahalagahan pa nating lalo ang salita ng Diyos sa ating buhay. Magbasa, pagdasalan, makinig, pagnilayan, at ipagdiwang ang salita ng Diyos. Tunay at totoo, buhay at makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Subukan po ninyo, ako at ang napakarami pang mga tao, marami ng kwento, marami ng patotoo kung paanong ang salita ng Diyos ay kumilos at nagligtas sa kanila, sa kanilang buhay.